The letter. The letter. The letter. Some things are better left unsaid. Bakit kaya niya ako iniwan? Some emotions kept. I'm sorry, hindi ko nasabi sa'yo how much I loved you before. Sobrang mahal kita, and I even let you go. Mga mabibigat na saloobin na hindi madaling sambitin. I hate you. You ruined my life. You ruined my life. Pagmamahal, pasasalamat, pag-alala, o simpleng lihim na pagtingin. Alam naman natin pareho na hindi pagiging pagkaibigan yung kinikilos natin. Pero yung pinapadama mo sa akin, yung kinikilos mo towards me, it's more than that. I can honestly say na I love this person. Don't keep it to yourself any longer. You have a friend in Papa Jack. The letter. The letter. Sulat na. Mga kaibigan, ang paggawa ng sulat para sa mga taong naging bahagi, pinangarap maging bahagi, o hindi naman kaya kasalukuyang bahagi ng ating buhay, ang isang paraan para gumaan ang ating nararamdaman. Writing that letter for that person means you are ready to admit exactly what you have and how you feel deep inside. See, if you want to write a letter for someone, write that letter from the heart and please be honest about it. If you want, pwede mo share sa aming website www.loveradio.com.ph. Ulitin ko lamang, www.loveradio.com.ph. Tonight, our first letter coming from Debbie for Carl. Si Debbie po ay 18. Ganun din naman si Carl from Cebu. Si Debbie at si Carl naman ay all the way from Davao City. Ang kabuuan ng letter ni Debbie para kay Carl, pahinggan po natin. TLC. True Love Conversations. The letter. The letter. TLC. The letter. The letter. The letter. Sabi ng sulat ni Debbie para kay Carl, Dear Carl, The letter. Alam mo na sobra ako nasaktan sa paghihiwalay natin, kaya kahit hindi pa tayo personal na nakikita, mahigit 1 year na yung relasyon natin. Kinaya natin kasi lagi tayong may communication at tiwala sa bawat isa. Carl, kahit na ang daming awayan at selosan, pero nagagawa pa rin nating solusyonan dahil nga sabi mo, mahal mo ako at mahal kita. Bawat gabi, may tumutulong luha. Kaya naisip ko na sumulat dito kasi wala na akong papagsabihan pa ng hinanakit at sama ng loob ko kasi wala ka na. Carl, ang tanging best friend at nag-iisang lalaking umunawa at nagmahal sa akin. Hindi ko alam, Carl, kung kailan hihilo man sugat dito sa puso ko sa isang desisyon na biglaan kasi sobra ako nasaktan sa sinabi mo na unti-unting nawawala yung pagmamahal na nararamdaman mo para sa akin. Dahil sa kailangan mong unahin ang pag-aaral mo. Tama naman yun, pero masakit lang talaga na mawala ng minamahal. Carl, ingatan mo ang sarili mo at sana, ngayong wala na ako, maging maayos na ang pag-aaral mo. Salamat at dumating ka sa buhay ko kahit dumaan lang. Coming from Debbie. I can feel you calling. There's no place that I'd rather be. Just here with you sleeping. If only in my mind. Until then I'll sleep. Ako, mga kaibigan, tama ba na sabihin natin na yoko na, mag-aaral kasi ako eh, so break na tayo? I think it's a very wrong reason to say goodbye to someone. Hindi masama, mga kaibigan, na unahin ang pag-aaral before anything else pag ikaw ay nag-aaral. Kaya lang ang punto dito, nung ginawa mo yung taong yun, alam mong nag-aaral ka. Tapos idadahilan mo. Sa lahat po na nagsabing, aral muna ako ha,
Pero alam na nag-aaral sila nung jowa sila, hindi ako naniniwalang yung pag-aaralan talaga. If it's love done and manifested the right way, I don't even think it can bother. Di ba, it can bother you sa iyong pag-aaral. I think it's supposed to inspire you to whatever you're doing at school. Sa lahat po ng, ano, ng lalaki, especially si Carl, na sinusulatan na Debbie, kung makikipaghiwalay kayo sa babae, gawin yung totoo yung dahilan ninyo. Huwag kayong gagawa ng alibi para pag umiiyak na yung babae, dahil iniwan mo siya, alam niya exactly kung bakit siya umiiyak. Hindi yung nagngangalgal siya kakaiyak dyan, and yet, hindi niya maintindihan bakit all of a sudden nawala ka. If you're going to hurt someone, you can't help but it needs to happen. Hurt that person with honesty. At least. Diba? After all, I guess that person deserves the honest reason kung bakit kayo magpapaalam sa bawat isa. Hirap kasi mga kaibigan na nagpaalam ka tapos napalitan ng galit yung sayang inipon ninyo na magkasama kayo, sayang yung panahon. At least, di ba? Kung sakasakali mo na nagpaalam ka na maayos, darating yung araw, maiintindihan niya ba't ka nawala, pag binalikan niyo yung panahon na magkasama kayo, imbis na magalit siya, ngingiti siya. Then, nagkaroon ng katuturan yung mga panahon na kayo ay nagmahal. Tawag sa akin over 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Ulitin ko lamang, 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Ang pambansang team sa mga kaibigan ng mga bitter. Freestyle with your song, Before I Let You Go. We've got 40 more to go before the hour, 11 o'clock, Thursday po ng gabi in March 6, 2014. You've got me on your radio, Papa Jack, and this is DLC. Here we go. That your love me made me feel so right. But now I feel lost, don't know what to do. Each and every day I think of you. Holding back the tears, I'm trying with all my might. Because you've gone and left me standing all alone. And I know I've got to face tomorrow on my own. But baby, before I let you go, I want to say I love you. I hope that you're listening, 'cause it's true. Before, I know I could have given you so much more. Even though you know I'd given you all my love. I miss your smile, I miss your kiss. Each and every day I reminisce. It's pity it's you that I'm always dreaming of. Because you've gone. Say I love you. I hope that you're listening, 'cause it's true.
don't hold back anymore, because when you think all's lost, there's always the letter with your friend, Papa Jack. The letter. The letter. The letter. Sulat na.